Naman yung mga pinagsusukot mo. Naka-statement shirt ka na naman. Yes! Why not? Ano ba naman yan? Yan? Hugot ka yan, hugot. Ano naka-statement? Wait, ito! Nakalagay, bakit dito ka nakatingin? Bakit dito ka nakatingin? Oh, hindi! Ikaw rin naman eh! Ay, naka-statement shirt din pala ako! Ikaw rin! Ayun, nahawa na ako sa iyo. Ganun talaga! Ano ba sa akin? Tagal-tagal na kaya ating nagsasama! Nakakailang weeks na tayo. Ano ba? Ano ba nakasulat sa akin? Ngayon ko lang ito sinuot. Amoy ipis pa. Ano? Kaya ako, mura lang mura, kasi ayokong magmahal. Oh, pang-inang statement yan. Diyan tayo, mas nakaka- masugot yan. Mas nakaka-intriga yan. Ito parang wala lang ito eh. Bakit dito ka nakatingin? O, ba't ngayon? Nakatingin ka dito. Kinabasa mo sa akin eh. Bakit nga? Ito, parang feeling ko, ang pinaparating mo dyan. Mm. Kasi di ba sexy ka lagi magdamit? Oo. Parang tinatanong mo siguro, bakit ba dito kayo nakatingin? Ah, well. Oo. Bakit? Parang tinatanggal lang ka. Pag tinanong mo kasi ng ganun, pag yung mga tao titig sa'yo, tapos parang judgmental yung... Yung parang tanong nila sa utak, di ba? Kapag ganun yung... Parang nagiging judgmental sila. Parang, ano ba yung nararamdaman mo pag ganun? Wala ko kasi, minsan, kapag... Makikita mo sa mata niya yung box. sa mata ng taong nakatingin na parang yun yung tinatanong nila. May libog ba minsan? Ano ba? Alamin natin. Medyo. Pero like ako, nararamdaman ko. Hindi ako nararamdaman ko. Parang, ano bang pakialam ninyo, di ba? Parang ako kasi, ako yung tipo na susuotin ko kung ano yung komportable sa akin. Mapa-ikling, sobrang ikling shorts man yan, o yung neckline mo hanggang dito na, wala kang pakialam. Hanggang saan? Wala kang dito. Wow! Wow! Daring, ganyan. Hindi kasi hindi ako, personally hindi ako conservative talaga. Parang hindi ako yung tipong... Hindi, alam mo, pag ganun yung suot mo, parang hindi bakit dito ka nakatingin yung mapapasok. Pag ganyan yung suot mo! Hindi, pero may... Paano nabot dyan yan? Panit ka! Hindi, may binabagayan yan. Ba't ang babaw? Parang gano'n ang... Ba't ang babaw? Parang nadikamo siya ganyan, pero nakatingin pa rin siya. Ako. Parang 20 minutes na pala ako nakatingin. Ang dami. Hindi na niya na... At saka ikaw naman, hindi ka gumagalaw. Parang, sige lang, hindi na ako. Hindi, pero parang ako kasi, wapakilas. Eh, ako to eh. Ako to, katawan ko to, damit ko to. Ikaw ba bumili ng damit ko? Diba? So, wag na kung tumingin ka man. Ako, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, komportable ako sinusuot ko, feeling ko maganda ako, feeling ko sexy ako, ganyan. And feeling ko yung ibang mga girls dyan, ganyan din, diba? Parang, well, nasa personality yan eh. Kasi may iba na mas komportable pa rin sila na tipong yung mga polo nila hanggang dito, ganyan, yung mga skirt nila hanggang dyan. Well, ako, pero, well, I think, sa millennials ngayon, mas marami pa rin ang yung kung magsuot na yung tipong nasa mall ka lang pero naka... Oh, ikaw nakakita ka, yung mga bata, 13, 14, 15, 15. Oh. Yung mga nasa mula pero naka crop top na, mga ganyan. Oh, nag-i-enjoy ako dyan sa mall. Teka, ito, ano ha? Galing to sa mga televiewers. Awesome. Hi, thank you for watching. Gagi, pumasok lang sa utak ko. Kala mo meron tayong viewers ha? Oh. Wala, tayo lang to. Alam, ito parang... Ano yung may nag kasi ngayon uso yung catcalling eh. Yes. 'Di ba parang naging issue na yung catcalling ngayon? Parang malapit siya sa pagbubully, 'di ba? Parang ganoon, pero pang pambabastos eh, parang pambabastos. May gumawa na ba sa iyo noon? Parang hoy miss. Laki ah. Laki ng t-shirt mo. Parang ganoon. Oh, parang ay sa akin at parang all the time meron talaga. Kahit hindi lang yung catcalling na personal na dumaan ka biglang may uy sexy, I'm sexy. Gumagano sa iyo? Oh, may ganun, hindi lang 'yon. Parang I think considered na rin kapag sa Facebook nag-post ka ng nakasuot ka ng revealing doon dagsaan. Sa pag lagi 'yan kapag nasa kalsada ka? Oo, madalas kasi nga sexy ako magdamit, di ba? Alam mo kailangan mo nang i-assess kung saan ka dadaan. Kailangan lumipat ang bahay. Hindi, akala ko kailangan mo i-assess yung mga isusuot mo. Hindi, kasi parang, in a way ba, parang pag nagsusuot ka ng maikli, yung mga ganyan, nag-i-invite ka ba ng
parang ikaw ba yung parang kasalanan mo yata na ini-invite mo sila? Well, yun yung sinasabi nila. Pero ako kasi, as ako, hindi. Parang, kasi nga ako, komportable nga ako sa sinusuot ko. Hindi so, ako, ibig sabihin? Wala akong intention na mang-invite man, wala akong intention na mang-akit, you know, which is, I think, yun yung gusto mong word. Oo, nang-akit ka. Invite. Kasi parang yung invite, parang... Mas social. May RSVP pa eh. Hello, you are cordially invited to look at my breast. Hindi ako hindi talaga. Pero syempre mas sa karamihan ng taong yung perspective ng ibang tao, parang feeling nila ah nagsusuot to lagi kasi ganyan nga. 'Di ba parang may nagpapakitian, gusto niyang mapansin, ganyan, which is nakakairita. May nag ano na ba sa ina? Ay, puta-puta ito. Ano masasabi mo dun sa mga ano? Mm. Yung mga pinagbubulungan ka, yung mga... Ay, ano ba naman? Ito magdamit, puta-puta. Ay, ako ano... Pok-pok naman. Ako, wala akong pakialam kung yun yung iniisip pakanto, nila. Pakanto, ito ako, pakanto. Dami mo sinasabi! Yung mga gano'n. Ang dami na siyang bulungan eh. Ang dami na bulungan. Ano ka ba? Well, feeling ko naman kahit dati pa mga lalaki, ang tingin nila sa mga babaeng sexy magdamit, parang yun nga, puta-puta, parang gustong kumeme all the time. Eh ako, wala ako, hindi, well, ako kasi, parang wala talaga akong pakailan sa sinasabi ng iba. Mostly kapag ganun ako magsuot. Eh, nasa 21st century na tayo. Oh. Hindi naman ako Maria Clara. Well, marami naman na din babae ang, for sure, hindi na yung pa Maria Clara type, kaya, mas uso na yung sinasabi mo siguro. Kasi mas marami siguro magbubulungan yan pag pumunta ka sa misa. Yung mga ganyan. Misa naman kasi yun. Pero yung sabihin mo sa mall, ganyan, eh wala tayong magagawa. Komportable yung si ate girl na magsuot ng crop top sa mall. Diba? Mga ganon. Eh, doon sila komportable. Ito walang pakialamanan. Kasi may narinig ako. Ano yung alit yung tanong mo yung ano? Yung sa... yung sa... kanina? Bakit? Ano yun? Wala, nakalimutan na natin. Nagsusuot, pero pag tinitin na nagagalit. Ayun, nagsusuot, tapos nagagalit naman kapag tinitin. Ay, ano ka ba? Huwag mo nga akong tingnan. Ay, yung pag nagka-cut-call na. Pag, anong reaction mo doon? Wala ko, bilang babaeng mahilig, magbaikli talaga or ano. Kung ikaw, may makita akong babae na gano'n. Eto, medyo mag-agree naman ako sa iyo na slide. Kasi kung may makita akong babae, sexy ka sa buhay mo, halos maghubad ka na, pero you can't wear it with confidence. Ah, pucha. Magdamit ka na lang ng balot na balot kesa dahil magagaganyan ka. Eh, kasi naman parang yung mga damit na yan, sarili mo yan, sarili mong style yan, ipapakita mo kung ano yung personality mo. Tapos ganyan ka, parang kapal ng mukha mo magsuot ng ganyan, pero... Kasalanan kasi ito ng mga manikin. Diba? Diba ang ganda lang pag tinignan mo sa lalakad ka sa mall, tingnan mo yung manikin. Ay, ang ganda nito. Pag suot sa'yo, ang pangit. Ang pangit tingnan. Kasalanan niyo naman. Dapat pinifit mo muna kasi. Ganyan. Tsaka alam mo, diba, ang dami ko nakikita yung mga suot-suot ng huhugutin dito. Tapos bababa dito, huhugutin mo naman. Takpan mo nalang yung mukha mo. Ayaw mo pala. Tangin na magkabad ka na lang. Nahihiya ka pala eh. Hindi mo masuot ng maayos eh. Pero so ano yung stand mo pag ganyan sa pananamit? Okay lang? Okay lang sa akin as long as komportable ka, as long as kaya mong dalhin. I think yun yung pinaka-importante. Kasi yun naman ang purpose ng mga damit. Ang mga damit, kaya mong dapat dalhin sa sarili mo para mas gumanda ka or mas gumapo ka, ganyan. Parang... Wapakilis na kung anong sabihin ng iba, basta ikaw bilang babae, since nasa makabagong panahon ka na, dapat parang confident ka lang. Kibir! Ito, isa, pumasok lang sa utak ko eh. Sige. Ang dami pumapasok sa utak mo ah! Ina, maano ka dito. Ang galing mo ito doon. Ito na yan, parang mag-dictate ito ng buhay mo talaga. Sige. Bakit yung mga babae, hiyang-hiya sila, okay lang sa kanila magsuot ng bikini, two-piece. Okay, pag nasa beach. Pero pag nakita silang naka-brat panty lang, sila, di ba parang pareho lang yun? Well, oo nga. Well, kasi siguro pag... Okay lang sa... May nakita ka naman ng brat panty sa beach. Eh, di ba pareho lang yun? Pareho lang yung tinakpan mo. Well, siguro, nasa utak kasi ng mga babae, iba ang underwear sa bikini. Ang bikini is made for...
pang beach, pang bakasyon, ganyan. Yung mga may mga ganyan, well, sa mga babae, ano ko explain ko yung ano ng mga babae diyan. Parang magkaiba yung may meaning yan eh. Yung underwear kasi, syempre underwear yung parang tinatago mo, pang guide sa mga bagay na dapat hindi nakikita, pero pag bikini, summer, parang yun ata yung chance nila na pa! Eh, pag kunya, summer mo din sinuot yung underwear mo. Wala magsusuot ng underwear sa beach o kung saan man. Ano ka ba? Nagugulan talaga ako. Talagang gusto ko malaman yan sa mga comments. Sige. Pero ako personally, parang magkaibang-magkaiba yan. Pag underwear kasi, sige fine, wag na natin i-sugarcoat. Pag underwear, sinuot mo yun in public, iba dating. Sa lalaki, iba dating. Iba ba? Halimbawa, may makita ka. Boxers! Pwede akong makita sa labas na naka-boxers. Hindi ako, kung ako babae, sa naka-boxers ka sa labas. Kunya, hindi, kunya, nasa beach. Nasa beach ka rin. Hindi, iba dapat naka-trunk shorts ka. Hindi, paano kung, ano? Anyway, basta ganun. Basta ganun. May ibang. Naguguluhan talaga ako. Tulungan na kami. Hindi, may ibang meaning talaga. Sige na nga. Sa live audience din natin. Sabi sa'yo, magbabago yung buhay. Live audience will agree. Sabi sa'yo, magbabago buhay mo dito eh. Alam mo, mauiiwan na taon. Oo, oh, paisip ka rin. Pero magkaiba yung akin, parang magkaiba ng dating, kumbaga. Pag nabasa ba yung sitro na? Yung underwear, magsisitro. Depende sa underwear. Yan, they're all different kinds of underwear. Meron nga mismo, underwear na sitro na mismo, hindi mo nakakalampasan. Nandito tayo, meron tayo experiment. Meron akong tubig dito. Babasain natin. Choke lang. Gago. Pero well, yun nga, sige, i-ano natin yung mga babae na talaga nagsusot ng sexy. Basta sa akin, kayo, magsuot kayo ng sexy, no? Pec shorts, o ng crop top na mukhang bra na, ganyan. Pero, dalhin nyo with confidence. Huwag kayong hiya-hiya. Huwag nyo na rin isipin kung ano yung iisipin ng ibang tao kasi mas masistress lang kayo. Tsaka i-comment nyo na rin yung inyong mga bikini pics. Yes. Kasi kailangan namin i-examine. Ma-assess namin. Oo. Okay. Lalo na si James. Yeah. Kailangan nyo ma-assess. Kung may underwear, okay lang din. Okay.